since this is probably your first movie, Jason, and not your first movie, Melanie. Ano ang medyo natutunan niyo while working with your cast members? Kasi Melanie, di ba, you have also veteran actors together in your movie. Like si Joe M, I've seen him a couple of times sa sa mga TV and movie productions. Yes. Ang natutunan ko po kina Joe, Kuya Joe M. Kasi unang-unang natakot ako kay Kuya Joe M. Sobrang magkatakot ko, baka magkamali kami, parang magano'n siya. Pero sobrang bait pala na kay Joe M. Kaya ang natutunan ko sa kanya, maging mabait. Maging mabait sa mga co-star. Ako marami sir kasi ano natutunan mo? Si Derek, sabi ni Derek, maging masaya lang daw po at saka kung ano yung parang team ng aming movie para pagdating sa set dapat masaya, para masaya lang palagi, para pagdating sa set para tuloy-tuloy yung ano, para bang naglaro ka lang, para hindi mawala yung ano, yung saya nung ano. Yeah. Puro masaya daw po eh, sabi ni Direk, maging masaya lang daw po para maging mas natural yung ano, ikakalabasan ng video. Okay, thank you. And also, this is actually unrelated in the movie, but how does it feel to be compared with supermodels? Lalo na sa mga stint niyo during the Fashion Week. Actually, Mel, I applaud you kasi yung walk mo pa lang sa Fashion Week. Actually, mas magaling ka pa kaysa sa mga supermodels. I'm not joking. Kasi you both had the attitude, you know, yung pag naglakad kayo. Sample ma, bahay na lang po ba mamaya. Thank you po sir, thank you very much. Hindi naman namin ini-expect na ganun po lang kami ka parang models. Kasi, inisip naman namin yung mga model sa likod namin, yung mga nakapanty. Ganun kami maglakad. Nag-practice. Kahit yung practice ko, naglakad-lakad ako sa bahay. Kaya, effective naman pala. Dito ko alam sa kanya. Ikaw yun. Yun. Actually, maganda yung team up niya nung Fashion Week. You were actually, there were only two that were most applauded in the best fashion show. It was just Coco Martin, but you were actually the loudest. So, yun lang. Congratulations. Sir, baka nabigla sila, kakaiba yata na gano'n. Parang ibang ano, hindi na tumodel sa akin. Kung pinabili lang na sila, agadali lang. Di naman. Ayun. So, congratulations. Sir. Thank you. Congratulations for the movie. What's up? What's up? Okay, next question from Josephine Bonson. Good evening po. My name is Josephine from jobonsol.com. Before I ask a question, I'd like to say thank you for the opportunity to cover your... And I'm very excited with your movie. Ang tanong ko po, bawat isa, ano po yung kung meron po kayong, binigyan po ba kayo ng chance na mag-contribute ng ideas, concepts, scenes to help make this movie, meron ba kayo, binigyan ba kayo ng freedom to, ano yung mga kinontribute nyo? Wala. Contribute.
Sabi lang naman po sa akin, sa amin ni Direk na maging candid lang po sa camera para maging totoo po yung labas. Pero hindi po dapat lumabas yun sa karakter na pinoportray po namin. Like kami mga taga-release po kami, so hindi po dapat ako medyo maging prim and proper kaya namin, magpagka-bargas ho. So, lalong lugar po pa rin dun sa role. Ako lang po, ang na-contribute ko po, ma'am, is yung kaibigan ko mataba. Kunwari, siya yung aking nail cutter. Tapos, na ganun ko ang nail cutter sa kanya, ang lumabas hindi dugo, cholesterol. Kaya siya yung na-contribute ko. Parang pumayag naman si Direk. Sorry. Kasi may iksi na doon, hindi ko naman pwede ikwento. Pagbuang, ikwento ko dito ang story, nabuang. Hindi, sa totoo lang, sir. Ma'am. Medyo di po sa totoo lang kasi yung pong ginawa namin pelikula, since parang ang mga ginaganapan namin, mga normal na tao ba, tsaka mga parang kami lang. Kasi hindi naman nalala, parang nung dati pa kami, nung di pa artista, parang medyo hindi nalalayo ba yung aming sarili dun sa mga palikabaligira doon. Kaya sabi ni Direk, basta maging natural lang kayo, tapos kung ano yung gusto nyong idagdag. Kasi minsan, kung ano yung nasa script ba, di ba? Minsan dinadagdagan, sabi ni Direk, sige, free kayo kung ano yung gusto nyong idagdag sa mali niya, para, ano ba, experiment ba? Kung magustuhan ni Direk, kung hindi, ano niya, sabihan niya kami kung okay naman, di dire-diretso lang po yung ano, eksena. Ayan. Ako naman po, ang nagdagdag ko. Parang customized yung role ko dito kasi nakilala nga ako sa YouTube sa pag-gailing ko. So yung mga linya na, may mga linya ako sa script na normal na words. Ayun, mas binabaklo ako po, anong buwang ko. Ganon. Ayun, yun lang yung nagdagdag na. Mga skembo lang yun na. Basta, si Joe M. At yung marami na i-contribute bilang siya yung pinakamayaman, contribute siya ng pera, ganyan. Wala nga, hindi ko mayroon. Hindi, abali, hindi kasi na-contribute namin sa bilang hindi ano individual eh, sa buong, yung buong cast. Kasi kapag magkaka-exena kami, kakasama kami lahat eh. Tapos yung napansin ko, kasi yung rapport nandun, so, di ba, usually, on the first shooting day, bilang, kunyari, unang beses ko doon, kakabahan ako. Hindi, ang bali, yun, parang nagtutulungan kami sa isa't isa. Kumbaga, yung mga nakikita yung eksena nakakatawa, talagang, hindi naman, ano eh, huwag nyo naman ako laglag. Hindi, ano, yun, na nagtutulungan yung buong eksena, yung buong grupo, yung buong cast. Tapos, yun nga, binibigyan kami ni Direk ng parang leeway to para mag-adlib, para mapaganda pa lalo yung eksena. Kasi, syempre, yun nga, para mapaganda namin yung Foresa. Tapos, ayun. Actually, si Mele, lahat may kagawa ng lahat. Draw. Okay, next question from Jason Biato. Alam naman natin kung paano sumikat yung Home Along the Rivers, di ba? So, ito ba yung bagong version ng Home Along the Rivers? Kasi yung setting nyo is very masa yung dati. So, hindi kasi po yung Puresa, sir. Malapit lang po yata yung sa trend. Sa Rivers na trend. Parang dun yung bahay niya, pero hindi naman parang pinakita lang dun yung mga tao ba na nakatira malapit sa trade, di ba? Mga tao lang yun na mga normal, tapos... Pero hindi naman, parang malayo. Parang doon lang po yung setting, pero siguro doon yung kinuha yung pangalan. Kasi po, yung home along the rivers pala, si Sir Dolope, di ba siya po, papa siya. Kami, wala kami papa dito eh. Parang malayo naman siya. Kasi ang, pero parehas siya comedy. Pero hindi siya Home Along the Rivers kasi papa naman yung binad ko. Kami, hindi naman kami papa.
Kasi po, alam po natin lahat yung Home Along the Reels po, ang plot niya, more on the family side. Family-oriented siya. Yung The Adventures of Puresa po, it is more focused sa adventures po ni Melay. Bilang literal na marami siyang adventures dito, kung ano-anong pinagkagagawa niya sa buhay. So, ang pinakikita po talaga dito, yung adventures. Nagkataon lang na sa Riles siya nakatira. So, since marami siyang racket, at nasa tabi siya ng Riles, siya ang reyna ng Riles. Ganon. Okay, next question from Marites Manahan. This Marites from the Office Network. Hey Melay, would you consider yourself being the next I.I. de las Alas or Eugene Domingo in the future? Or me? Huwag maganyan ang tanong mamaya talaga ako. Uy, parang pimpin naman. Kasi parang na-disgust siya rin na nabigay siguro ito. Parang thank you very much naman, Lord, na binigay ko sa akin. Pero hindi naman yun, sobrang naman yun sila nakakatawa. Parang totoo talaga yun siya. Parang na-disgust lang ako ng pagka-comedy dahil sa Bisaya siguro ako. Pero hindi naman talaga ako yung na, ha! Ganun. Parang na-disgust siya lang. Sana naman huwag ako ma-disgust siya. Yan lang po. Parang hindi naman siya. But I think there is an edge para you do a series of comedy films. And nakikita ko naman sa'yo na you can act well naman when it comes to comedy. I think there's something there. Yeah. Thank you very much. Sure. It's an edge. Okay, from Larissa Garcia. Hi, I'm Larissa from Mom's World of Arts and Happiness, Vlogger. Siguro for the others, excluding si, you know, si Jason and Melay, with regards to the Star Cinema. Kasi kung papansin, kung napansin ko, actually, walang big star na kasama kayo eh. Special participation na kung baga. How, what could you say kay Melay and Jason and to Star Cinema also, doon na lang siguro sa ibang cast, na they're banking on Melason only para maging blockbuster itong movie ninyo. Diba? Kasi there, alam ko may point in time, medyo naging threat ka na nga, hindi ka pa lumalabas ng PBB noon, ano? May mga ano-ano na na chismis na medyo threat ka na to someone sa comedy. Pagdating ko, comedy industry. So, what could you say to Melay and the Star Cinema? Medyo malinaw ba yung question? Ah, yes, ako. First of all, I commend Star Cinema for producing a film for the tandem, Melay and Jason. Kasi nga, as you say, it's a risk na gumawa ng pelikula na hindi pa talaga major stars or major stars silang dalawa. Pero kasi nung nasa PBB pa lang sila, may following na sila. So isa na rin sigurong factor yun. Tapos yung pangalawa, pag makita mo pa lang sila sa TV, Banana Split, Happy Yippee-Yay, or sa Manu po, nakakatawa sila talaga eh. Kaya siguro parang binigyan sila ng break ng Star Cinema kasi naniniwala yung Star Cinema sa talent nila bilang mga artist. So yun. Yung tingin namin. And first of all, nakakatuwa po na ang Star Cinema and Cinescreen produced a movie not just for both of them, but ang layunin po talaga dito for fun. Kasi we started out as an independent film ata. That's what we've been informed when we were starting. And then, na sobrang natuwa po kami na parang nagkaroon ng mga revision at all, na sobrang nasabihan kami na mainstream movie na siya, ganyan. Sobrang masaya kami na pinagtiwalaan nila yung alam at kinikilala ng Star Cinema at ng mga producers, yung kakayahan at yung hatak nilang dalawa sa masa bilang they consider both of them as prince and princess of the masses. So, yun po.
And maganda na pinagtitiwalaan nila yung mga